Oy, may tao. Kausap ko lang, may kausap lang ako. Ay, good morning, sir. Good morning. Ba, sa tropa pala to. Pasok, ano yung dala nyo? Mga taga-Sangayo. Nakita ko sa t-shirt nyo, taga Nabotas. Alright, ano yung dala nyo? Natabas, ano po nyo yung target ng market? Labs, oh! Labs, idol mo! Two! Mucha. Ano to? Pero ba ito huwakan? Ano ang pagbos sa inyo? Naka-imbos! Imbos ka. Ano ko mag-usap ka doon? Labso! Two! Collector! Ano ka tayo? Collector Eduardo Diet. Diet with my best wishes and keep up the good work. Signed by Marcos. Sino to? Ayun po yung dating may-ari nung isang ancestral house doon sa Malabon na ginawan po namin na ano. Saan yung nakuha to? Doon po sa ano, sa Malabon po na ginawan namin bahay. Sa ginibang bahay po. Ganda labs. Kaso po siya, paano ko to i-assess? Paano natin si... Read the flash. Hintay lang ha. Ito, natawagan ko si Sir Kyle eh. So, antay muna natin yung mag-a-assess ito. Magkano ba ang balak niya ito ibenta? Boss, kaya po ba ng 60? Ilan? 60. Importante kasi dito, ma-authenticate natin na pirma ito ni Marcos. Tapos, malaman natin kung sino yung original work nito para ma-assess natin kung worth ba yung 60k, kung sino ba yung gumawa nito, napakaganda nito, loves. So makikita nyo, luma naman din talaga. Pero, hindi siya painting eh. Hindi siya painting. Ano to ah? Parang... Pero gawa niya to, no? Love search mo nga to. Collector Eduardo Diet. Ganda labs, oh. Hindi siya painting labs eh. Tingnan mo to. Oh, para siyang plastic. Asa lo? Petitioner. Oh. President and ba? Noong 1990. Tingnan mo kung artwork. Ano? Eduardo Diet. Meron mo siya mga ginawa? Hindi siya talaga sa ganyan. To show. Ganyan siya. Alright, so... Balikan ko kayo. Mamaya... Tatawag yan tayo ng mga pwedeng tumingin dito para ma-freeze natin to. Alright, so huwag kayong alis. Yun nga. Maganda rin yung price. Siyempre, hindi ko naman ito pwedeng bilhin na. So, siyempre nga pala ako nga pala. Siyempre, Pinoy Poster. Bustoyo, dito ako ngayon. Pero siyempre, paalala sa inyong produkto namin, ang Mr. Pini Peanut Butter. Ang peanut butter ng mga sikat. Hindi lang kasi dahil masarap to at malinamnam. Talaga namang... Ito talaga yung hinahanap ng mga sikat ng mga aking mga kaibigan dahil napakasarap nito. So open for reseller at distributor to. PM lang kayo sa Mr. Pini Peanut Butter. Yes, maraming salamat. Keng. Maganda rin yung price. Syempre, hindi ka naman ito pwedeng bilhin ng ano. Titignan mo natin kung ano nilalaman nito. So, sige, alright. Yan si Sir Kyle, tatawagin natin siya ha. Dito na siya. Hintayin natin. Maganda nito actually. Good morning, yo! Papa. Good morning, siyempre yan. Sir morning! Kyle, sa ating mga The Filipino people. Okay, balita. So, sorry guys, it's been a while. Meron lang kasi dumating dito. I think it's great.
maganda. So syempre, walang iba si Marcos. Yan, alam mo naman, maka Marcos tayo. Nice, nice. May nakasulat eh, to Collector Eduardo Dayot, with my best wishes and keep up the good work. Ito lang, hindi ko alam kung pirma niya to or what. Yun ang problema rito eh. Authenticating signature. Then napansin ko, this is not a painting eh. Ano ba to? Lithograph, lithograph. It's called a lithograph yata. Lithograph. Lithograph ba? Tama ba? Litho as in L-I-T-O, ganon? I'm not sure kasi hindi ko nakahawakan, no? Hindi ko makita. Pero nagkaroon kasi ako niyan eh. Nagkaroon ako ng ganyan. Naka-embossed ba yan? Naka-embossed? Eh. Oo, parang plastic, yes. Eto, yeah. Ano to? Yan? Ang backside niyan is color white. Tapos naka-emboss siya. Naka-emboss yan talaga. Ngayon, ni Imelda version din yan. May price din siya kasi maraming nagbebenta niyan packet 4 or 5 years ago pa. So matagal na rin. Ah, maraming nagbebenta nito. So this is no, yung lithograph ha, if that is a lithograph, I'm not sure eh, kung litho. Pero mukhang lithograph 'yo kasi naka-emboss. Oh, ito 'yan, ito kunyari flat siya. Tapos angat siya 'no. Ah, plastic eh, parang plastic. Alam mo 'yung parang pang ano, yung mga pang display 'no. Yes, back in the day. Yes, so is this old? Yeah. May dalawang painting na ganyan eh, Imelda and Marcos. Yung totoong painting, napakalaki nun. Yun yung malamang napanood nyo sa Made in Malacanang kung nanood kayo. Ang laki nun, original so, yun. Pinagayahan lang to. Yeah, pero maganda yan. Lahat ng mga collectors, lahat kami, nag-isa-isa kami, nakabili kami ng mga ganyan. Pero walang perma ha, walang perma. Yung ganyan lang. Eto kaya, is this authenticate? Pirma kaya ito ni ano, Marcos Labs? Ikaw, nag-search ka lagi kay Marcos. Ano masasabi mo rito? Pati nga, hindi nakatutok eh. Hindi, doon sa buong perma, yan, yan. Okay, it looks like a Marcos signature, no? Ngayon, we don't need to look at it na kasi nakita ko na. Ang ano ko is, how much ba yan binibenta? Asking niya is 60,000. 60K, okay. Alam mo, Boss Toyo, two problems lang ako. Yes. 60K mura yan. Pero kung totoo ang signature. Yes. So, ang two problems ko na nakikita lang, nahahad lang, is number one, may pangalan. Oh, yun, medyo may pangalan. Mura yun. Oh. Pero ako, nakikita ko, kala ko nga, kung painting yan, pwede mo ngayon ipaayos eh, di ba? Or ano pa, ano eh. Pero, ganyan na yan, mas maganda na wag nang galawin. Maliit na problem lang yon. Ang bigger problem dyan would be proving the provenance. So talagang, baby, pwede natin siya kausapin kung saan galing, saan niya nakuha. Wait. Unahan ko lang muna, kasi baka sige. Mauna siya mag-explain eh. Ang ano ko, ulitin natin kagaya ng mga autograph ng iba, pag ang kwento ay hindi siyang first hand, binigay ng lolo ko, ng lolo, ng kaibigan, ng tita, ng girlfriend ko, ng ex niya, ganun. Pagka ganun, may hirapan tayo dyan. Pero kung maganda ang provenance, maganda ang provenance at may mga kakaunting paperwork, picture, or yes, what. Yes, yun talaga eh, no? Oo. Ba't wala ba? Wala eh. Wala ko eh. Walang anything. Wala. Pero parinig ako ng maikling provenance, paano, saan ba nang galing? Ang kwento nila dito is... Nakuha po namin sa, ano, sa ancestral house dun sa Malabon. Na ginawa po namin. Kasi yun na po, dun ay mumulis na po yung bahay na yun eh. Tapos, so yan po. Yung nakapangalan dyan, hindi nila kilala yan, Boss Toyo. Hindi. Bale, yung Eduardo Bayot, nakita namin is parang attorney. Attorney ba? Loves na attorney, no? Ano? Basta parang ganon. So, tapos sila, nagtrabaho sila dun sa bahay na yon. Giniba ata, ancestral house. Yung boss ata nila, nakuha to. Parang ganon. Kinuha na nila. Yung boss nila nakuha kay Eduardo Bayot. Parang ganon. Hindi, sa bahay na kinontrata. Mga dinemolish. Okay. So, malamang bahay yun ni Eduardo Bayot? Malamang. Bahay yes, po. Bahay talaga. Okay.
Okay naman, you know what? I'll tell you the price. I'll tell you the price niyang lithograph without ano, without autograph. Yes, magkano? Ang bili ko diyan is mataas, 7,000 dalawa, Marcos and Imelda. Alright. 7,000. Hindi ko malilimutan 'yon. Nabili ko siya ganun. Napakataas na price noon, pero walang perma 'yon. Alright. Ngayon yung perma doon yung napagbabasa ni Marcos, walang nakalagay na 'to kasi ganyan talaga siya magpirma, may 2 eh, no. May pangalan, no. Kaya pala dapat yung pirma ko ngayon. Dapat pa nagpipirma ako, dapat may 2 eh, no? Para pero, hindi mabenta. Pero dalawa kasi yung klase ng pirma ko. Yung regular na signature ko is nakalagay yung Bostoyo. So madami na, madali pa nagpa. Pero pag nakuha mo yung signature ko talaga, which is yung Jason Lusadas, na pili ko lang binibigyan, yun yung mga... So, di ba, tama ako? Kacheke! Ha? Kacheke lang, kacheke. Okay, kahit sa mga items, pag depende sa nagpapa-autograph sa akin, so pag medyo kakilala or something na ano, pinipirma ko Jason Lusadas para oh, keep mo yan kasi bihira yung signature na yan. Alright, di ba? So, si Marcos, ganito pero, talaga siya eh, no? Yeah, pero bago kita iwan, para hindi ka mahirapan ng konti, ganito yan. Halimbawa, yung lithograph ko, meron akong ganyan eh. Yes. Halimbawa, pinirmahan ko yun, tapos binenta ko sa'yo, tapos may kwento ko. Oo, yun nga. Pareho eh. Kaya, what's the difference? Yung otid. Lalo na kapag ka ano. Pinapairap na rin talaga ako dito, bumay sa mga signature eh. Pucha, hindi ko malaman sino ko tatawagin. Pero, dun sa seller ah, sa seller, dadating ang araw, magkakaroon tayo dito ng autograph authentication service, kagaya ng Beckett, PSA, mga ganon. Ngayon, wala eh. Wala talaga. Ay, kaya pwede niya parang pwede mo yan itago. Parang kailangan natin gumawa nun. Parang kailangan natin gumawa ng authentication sa sariling atin. So let's work it out kung paano ba kailangan natin gawin to. Parang maganda siya, no? Oh. Another thing is yung nung back in the 90s. 90s kasi early 90s simulaan ng collecting eh. Nung 90s, ngayon hindi yan pineke ngayon. Hindi ako maniwalang pineke yan ngayon. Pwedeng pineke yan nung 90s. Yun ang masakit eh. Nung 90s, ang 90s matagal na yun ha, matagal na yun, mga 30 years ago na yun. So, yung perma nun luma na rin, tapos yung gamit luma na rin. So, depende talaga sa provenance. Kung maganda ang kwento, ikaw na bahala, doon ka na mabibase. Alright, sige, 60K sige. Mura, pag perma yan ni Apo Lakay, nako. Yun talaga nga eh. O sige, maraming salamat Sir Kyle. So, siyempre, more power sa Kahoy Word at Filipino Figure. Salamat, alright. Sige. Alright. Ang ganda talaga sana kasi yung autograph eh. Wala kasi tayong patunayan na kung siya nga yun. Pero putang ina, kung siya nga yan, kung meron ng talagang mapag, kunyari si Eduardo Bayot, ay, Dayot, sorry. Ano? Bakit Bayot? Hindi, sorry sir. Kung buhay pa si Sir Eduardo Dayot, sa tingin mo, ano ba nakalagay sa Google Labs? Matagal na. Matagal na. Baka matanda na rin siya or... Wala na siguro. Di ba? Okay sana yung price. Kaso nga, wala tayong katibayan na pinirma niya yan. Doon lagi tayong magkakatalo eh. Ako siguro, medyo napapabili na ako na napapabili eh. Labs, ano sa tingin mo dito? Alam mo, okay. Hindi sa 60,000, bibigyan natin without the... Hindi. Yung the picture itself, okay na. Kasi gusto ko siya. Yun nga eh. Nawala na sa amin yan eh. Kasi nakuha namin yan mga 2015. 2015 pa? Tapos. Eh, tas naitabi namin, hindi namin nasa namin nailagay. Ngayon nung naano ka po, doon namin isipan na hanapin. Siguro mga 3 buwan din namin hinahanap ulit. Bigyan ko kayo ng laban. Kunyari, bibilin ko siya, di ba? Sabi nga ni Kyle, as a picture, as yung lithograph ba, something, 7,000. So, magkano yung signature?
Ang problema sa signature talaga is hindi natin ito ma-authenticate kung talaga bang gawain ni Marcos na legit or what. Siguro kunyari bibilin ko yung frame, yung pictures for 7,000. Then siguro yung signature niya, tapos may duda tayo. Tapos hindi talaga natin alam kung pirma niya talaga eh. Ang hirap nito, Gagi, kasi maganda yung item, kaso nga lang talaga. Ang hirap din kasi. Boss, yung bahay na yun, boss, alam ko, ang talagang ano noon, talagang loyalist nila, Marcos. Ayun nga, sana nga, meron tayong makita na taga dyan na si Diet yun ma, or if anyone's watching na kilala si Sir Eduardo Diet na they can confirm or they can makapagbigay ng kahit anong provenance na ito ay pinirman talaga ni Marcos, bibilin ko ito ng 60,000. Pero if now, bibilin ko ito ng 10K. Tama ba, Labs? Parang 3K dun sa signature na hindi natin sigurado. Then sa 7, sabi nga ni Sir Kyle Mal na sa 7,000 yung gandong lithograph meron. Maganda makuha din yung kay Imelda, no? Kahit kung ano signature pala, na maganda pala ito, no? Kaya kung meron yung kay Imelda. Oo, then, pagka meron lumabas na provenance nito or may lumabas na anything dito kay Diet na magpo-proof at maganda yung provenance, alright? So, kideclare ko lang ulit kasi meron na nagkaroon ng issue na regarding sa ganyan. Kunyari, meron ka mag-anak si Diet na talagang anak or it's either anak or asawa. Tapos magandang provenance niya, meron, lalo na kung may picture or what. Kung may picture na binigayan, sign, bibigyan ko kayo ng 50,000 pesos. Pagka may lumabas o lumitaw. Pero if wala, walang pictures or wala, pero nagkwento, provenance, or yung anak, or gano'n na napatunayan na saan din nagaling yan, na napatunayan din na talagang relative siya ni Eduardo Diet without the picture and ebidensya, bibigyan ko kayo ng 20,000 additional. Pero as of now, hanggang 10,000 lang yung mabibigay ko. Malay nyo, makita. So, kasi, ang magbibigay talaga ng presyo dito is yung relatives ni Eduardo Diet. Kung meron kang pictures nito na binigay ito ni Ferdinand Marcos or signature, tandaan nyo, ulitin ko lang, pag meron kang picture nito na binigay ito ni Marcos dun kay Eduardo Diet or any proof na binigay or may sign, lubayaran ko ito ng 60,000 pesos. Alright? Kunyari naman, kwento lang nung anak, oh yes, approved, lumabas, umapear, meron tayong ano, nakinwento, yes, opo, meron talaga po kay daddy yan, or what, bibigyan ko kayo ng 20,000 pesos. Pero sa ngayon, it's 10,000 pesos. Kasi kailangan ko rin yung provenance nung anak or mismo si Sir Eduardo na oo, galing sa kanya yan. Kasi kumbaga may mas matibay tayong pinangawakan, hindi lang yung nagbenta sa akin yan, sabi ganyan. So sabi nga ni Sir Kyle. So yun, sana naliwanagan ko, magandang good item. Syempre idol si Apple Lakay. So anong desisyon nyo, mga ropa? Pwede nyo naman din dalhin to. Hindi ko kayo pina-first itong ibenta sa akin. Pwede nyo rin ulit siyang dalhin, i-alok sa iba, wala naman po problema. So, nasa inyo po yan. Wala po tayong pinupwersa rito mag-decide. Kung sa tingin nyo na medyo mababa yung alok ko, pwede nyo naman po dalhin. Kasi sa akin lang, yun lang yung may offer ko. Hanggang 10K lang po talaga. Yes, 10K lang. Kasi, hindi talaga natin alam eh. Bakit yung isa tahimik? Boss, hindi raw ba kaya ng 25? Hindi kaya ng 25 eh. Sugal kasi pag sinugalan ko to ng 25. Kasi parang kumuha ka lang din ng picture dyan. Parang kumuha ka din ng gantong display without the signature eh. Kasi wala nga tayong certificate or any authentication bodies na magsasabi na this is an authenticated signature of Marcos. Yun kasi yung problema talaga. Parang binili mo lang siya without the signature. Yun, dun lang talaga siya pumatak. Unless nga sabi ko nga sa inyo, meron mag-justify nito. That would be a different story.
Sige, boss. Dili na sa 10K. Pero, boss, pag nakita natin si Eduardo, nananawagan po kami para rin po sa kanila. Si Sir Eduardo Dayot, relative sana closest is either anak or asawa. Dito po ang Pinoy Pawn Star, para rin sa kanila, mabayaran natin sila na para dito. Kasi pag ito tunay, syempre, hindi ko para ang kinin lahat yun. Kung yan tunay, putya, hindi malaking value to. Hindi bibigay ko yung para sa inyo, di ba? Maliwanag tayo. So yun, tulungan nyo ako, Pinoy Pawn Star, tulungan nyo rin sila. Ayan, sila sir, na ma-justify natin tong Ferdinand Marcos Lithograph parang painting team. Alright, so maraming salamat. 10,000 loves. Ito na sa akin na. Ano na? Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alright. Maraming salamat, bossing. Susulat po tayo. Thank you. Thank you, boss. Thank you po. Thank you. Alright. But yun nga, hindi na po yung talagang price namin, pero okay na rin. Napaka-smooth ng ng deal. Okay talaga. Okay na sa price. Maraming salamat, Pinoy Pawn Star.